guys. Alis na ako ng hostel, papunta na ako ng Belgium. So maaga akong nag-check out, mga kaibigan, kasi diba yung nabook ko nga is ano siya, yung mixed dormitory. So boys and girls, na ano ko kanina na grabe yung lalakas maghihilik ng mga lalaki, as in parang mga sirena ng mga fire truck ganyan or ng mga police. Kaya sabi ko, hindi na talaga ako tatagal, kailangan umalis na ako. So I'm heading to Belgium na, tapos doon naman tayo mag-vlog kasi na-enjoy ko na tong ano eh, Netherlands. So parang nakakasawa na siya kapag matagal ka na. Ito yung ano ko, oh, dinadala. Yan yung luggage, tapos dinala ko yung drinks na mga nabili ko nung isang nakahapon sa supermarket. Maaga pa pala guys, mga 7 a.m. pa lang. Dapat yung checkout ko is 10 a.m. pa. Kaya lang, sabi ko, maaga na lang akong ano, aalis para ma-figure out ko pa kung nasaan yung hostel, ganyan, kung paano pumunta ng Belgium. So, tara na. Balikan ko kayo kapag nandun na ako. Thank you po. Sana mag-subscribe kayo ha, kasi medyo kahit boring yung ating vlog, at least meron kayong mapapanood. Thank you so much and have a nice day. Ay, hindi ko pa pala tinatapos doon yung vlog. Ito yung nadaanan ko kahapon na ang gaganda nung ano, mga restaurant ganyan. Ayan yung mga flower guys. Tapos sa harap, ito siya. Ito, yan yung kanyang view. Oh, tapos doon naman, oh, meron pa tayo doon. Oh. Diba? Ayan, doon tayo nang galing. Banda doon na may sasakyan. Oh, diba? And ito, ang sarap siguro magdala niyan sa Pilipinas. Excited ako na makarating pala tayo ng Belgium. Kahit alam ko na maliit lang naman na bansa yun and wala yun masyadong makikita doon. Pero at least, diba, makapunta tayo sa iba't ibang country. And sana ay ma-enjoy ko siya. So, lakad na ako sa Rotterdam Central. And hindi muna ako mag-vlog doon guys kasi baka mamaya may scam ako doon. Mag-start na lang ulit ako ng panibagong video kapag nandun na ako sa Brussels, okay? So, yun po. Again, sana nag-enjoy kayo sa vlog natin. Thank you so much for watching and sana mag-subscribe at mag-like kayo, okay? Salamat! Bye! Hello, so nasa train na tayo. Ito yung binigay sa akin nung lalaki na copy daw. Para palatandaan ko daw guys kung malapit na ba akong bumaba or ano yung place na bababaan ko. Ito siya. Ayan. Okay. So, bali dahil walang monitor dito sa train nila, titingnan ko na lang yung time para at least sure ako na ano ko na, yung oras na ng pagbaba ko. Ito yung sa labas ng ano nila. Papunta na tayo ng Belgium na yun. Giatay, tunnel pa. O sige guys, mamaya na lang. Balikan ko kayo pag ano na, pag parating na tayo. And ano yung balita ng travel natin. Ganang daw.
update tayo. Ito na pala yung ano, yung Antwerp Central. Paano na yun siya sa Belgium? Yun. Malapit na tayo, guys. Mga tatlong stop na lang. Mag ano, darating na tayo sa ano, sa Brussels, yung capital siya ng Belgium. Hindi na ako nakapag-video kanina kasi ano na yung maraming nakatingin sa akin. Kahit nga ngayon parang tinitingnan nila ako na bakit kaya nag-video to ganyan. Kasi nga, nahihiya ako, guys. So, siguro kung dala ko is camera, mas okay. Tinatry ko pala na ayusin yung data ko kasi yung SIM card ko nga, guys, is nabili ko siya sa Netherlands. Tapos nandito na tayo ngayon sa Belgium. Ayan. Nasa train ako and hindi gumagana yung data. So, hindi ko alam kung bakit. Pero mamaya, pagdating ko dun, ayusin ko na lang. Kasi kailangan may data talaga. Belgium talaga is maliit lang siya na bansa. Tapos mapapansin nyo, di ba parang stress na stress ako. Kasi wala akong masyadong tulog doon sa hostel na pinag-stayan ko sa ano, Rotterdam. Gawa ng yung mga kasama ko doon is ang lalakas pumilik. So, umalis na lang ako ng maaga, guys. And then pala, siguro, pagdating ko mamaya sa hostel, mag-abang-abang na ako doon habang inaayos ko yung data ko. Tapos, mamayang gabi, saka ako lalabas para mag-ikot-ikot. Okay? Ayan, guys. Wala pa tayong masyadong makikita kasi nasa low pa tayo ng sasakyan. Nasa train pa. Pero hopefully mamaya, yun, marami na tayong makikita dito sa Belgium. See you po! Hi, guys. So, kakarating ko lang dito sa Belgium, sa Brussels. Pero, may problema daw yung ticket na binigay sa akin galing doon sa Netherlands. So, inantay ko pa yung lalaki kasi tutulungan niya daw ako kung ano yung gagawin ko. Na, paano ko na magagamit itong ticket na to. Kasi mali daw eh. Meron something mali na hindi kasi marunong magsalita ng English yung nagbabantay. So, may inantay akong tao at tutulungan niya ako na ayusin to. So, hopefully, maayos, guys. Kasi sayang naman ng mga pera ko na nagastuhan na nga ako kanina tapos ngayon baka magkakamali pa, diba? So balikan ko kayo mamaya. We're here na sa Brussels City, Belgium, guys. Ito yung ano nila, oh, yung mga metro nila. Ayan, dyan yata tayo bibili ng ticket pagbalik, pagpunta ko ng ibang lugar. Tapos ayun yung mga labasan niya. Yun, guys. Nandun yung labasan nila. And ito, hindi ko alam kung para saan yan papunta. So, balikan ko lang kayo mamaya kasi ayokong ma-scam. Baka may mangyari sa akin dito. Kaya, ano na lang. Balikan ko lang kayo pag nakita ko na yung hostel. Okay? Hi, everyone. So, dito na tayo sa Belgium, guys. Pero, sabi nung hostel, hindi pa daw open yung room, hindi pa daw available. So, lumabas muna ako para kumain, maghanap ng pwedeng lunch. Kasi kahapon pa ako hindi nakakain, gawa nga ng medyo malayo yung bilihan ng mga pagkain sa Netherlands. So, ito yung nabili ko. Lakas ng hangin, no? Ayan, guys, hindi ko alam kung ano yung tawag yan, pero parang potato. Tapos, bumili rin ako ng chicken. Yan, take out na lang. At saka, mura yung pagkain dito, ha? Napansin ko, kaysa sa Netherlands. Ayan, ano ba to? Plum or peach? Di ko sure kung plum siya or peach siya. Ayan yung ating tubig. Yun, tapos, kain tayo, guys! So, ito tayo. Tikman na natin. Grabe yung hangin, pasensya na kayo. Potato pala siya. Malinis yung kamay ko, ha? Kasi nagugas ako doon sa may ano, hostel. Ito yung itsura niya, guys, oh. Patatas lang to, eh. Hmm.
dito. Ito naman chicken. Ito naman yung kainin natin. Harap daw. Wala lang siyang sauce, pero masarap naman. Okay na okay. Parang mang ano sa atin, chooks to go, ganun. Usually po, sa mga nagtuturist, gaya sa akin, dito nakakatipid ako guys, kesa sa mga restaurant. Kasi hindi naman natin kailangan ng mga social na ng pagkain. Pakita ko sa inyo yung ano oh, yung pool. Ang lawak ng pool. Yam. Tapos guys, din sa kabila meron pa jam. Ayun yung view niya. Dito. Dito rin. Ayun. Yung napansin ko sa Belgium, siguro ha, for me, hindi siya ganun kasing ganda ng Netherlands. Hindi ko lang alam sa ibang country na pupuntahan ko guys, pero yung Belgium is okay lang sa akin. Mas maganda pa rin talaga for me yung the Netherlands. And by the way, kain pa tayo kasi marami tayong pagkain. Hanggang mamaya ko na pala tong gabi. Hindi na ako bibili ng pagkain mamayang gabi. Alam. Ang sarap siya. Lakad tayo ngayon. Ay, yung sinasabi ko sa inyo na ano. Ay, parang fountain lang ganyan. Yung falls nitong ano na to, nitong building na to. Diba? Magiging busy ako. Ayoko kasi nung ano, yung magbablog tapos maraming mga scammer na kami nandurukot ganun. Kasi may mga ano na rin dito eh. May mga nandurukot na rin. Kaya nag-iingat lang ako guys. Okay? So, mamaya na tayo mag-picture taking and also, sana abangan nyo pa yung susunod pa mga vlog. Hi guys, good afternoon. So, andito na tayo finally sa Belgium and ito na yung itsura ng hostel na nabook ko. Bali, ito yung bed ko. Ayan, di ba ang dami kong dala o ayan yung maleta, mga pagkain, tapos yan yung aking bed and yung itong ating blanket. Kasi malamig pa rin dito ngayon sa Europe, so maliit lang siya and four bed. Ayan, dito tayo para makita nyo. Oh, yun na yung itsura niya. May against the light tayo doon. Pasensya na. Ayun yung akin. And may paparating ng tatlo. So, buksan natin itong toilet. Ayan. Pare-parehas yung mga itsura ng mga toilet nila dito. May shower. Maganda siya, guys. Kompleto yung tissue. Ganyan. Tapos, ayun yung ating salamin. Laki ng tiyan ko. Busog na busog. Ang cute nito, oh. Tapos, balik tayo dito sa bed. Bali, yung laman pala nitong bag na to is lahat labahin. So, maghahanap ako ng lugar na pwede kong paglabahan. And ito yung ating labas, oh. Pakita ko sa inyo. So, yan. Yung ating napaka tahimik naman, oh. Diba? So, yung napansin ko dito sa Belgium, guys, hindi siya ganun kaganda like yung sa Amsterdam. Yung sa Amsterdam kasi, Netherlands, sobrang ganda niya nung lugar. Na-appreciate ko talaga yung kagandahan niya. Pero dito sa Belgium, parang karamihan ata ng mga building is luma na. So, maraming mga pintura, ganyan, madumi. Pero bukas, papakita ko sa inyo kasi maghahanap naman tayo ng magandang yung pwedeng pag-vlog natin para at least meron kayong idea kung sakali na mag-tutor din kayo dito. But anyway, maganda naman siya. Mas na-appreciate ko lang talaga yung beauty ng ibang country. And titingnan ko din yung sa Germany. Pero feel ko talaga maganda yung Germany. So ayan, magpahinga ako. Kasi sobrang pagod ko. Nakakain na ako and ayun. Gusto ko lang yung humiga-higa. Siguro hindi na ako lalabas. Or pwede naman siguro na bumaba ako sa lobby. Kasi doon ay makikita ko mga tao. Ayoko namang mag-stay dito lang sa loob. Anyway, sana na-enjoy nyo to and bukas start na natin yung tour. Lang ano,
bed. Di ba ang gaganda ng mga bed nila dito? Ang kakapal pa ng mga foam, ganyan, tapos makapal yung blanket para talaga sa winter. Pati yung curtain. Ay, nako, sarap mahiga. So, dapat hindi ko ito mawala. And of course, yung aking mga labahin, kailan asukasuhin ko na yan. O, siya na. Bye muna, mga kaibigan. Thank you so much for watching. And see you in my next vlog. Bye! See you sa aking Belgium vlog tomorrow. See ya!